Magandang umaga po sa lahat sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon. Kumusta, kumusta? Sa lahat natin mga viewers, listeners, sa ating YouTube channel. So, kalimutan natin, mga nag-insert lang po tayo, salita ng Diyos. Ipaabot po natin sa buong salimutan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbigay po sa atin ng matatag na pananampalataya. Kasi ang Diyos po ay hanggang ngayon ay nagbigay po sa atin ng biyaya. Sapagkat mga kapatid, darating ng araw na ang salita ng Diyos ang hanapin ng tao. Ngayon po ang Diyos ang naghahanap, pero darating ang panahon, ang tao na po maghanap sa Diyos. Ngayon ang Diyos naghanap sa lupa. Kung may isang tao na naghanap sa Panginoon at nakaunawa ng kanyang salita. Ayon po sa Psalms 53 verse 2. Din sa Amos in chapter 8 verse 11, na sabi ng Panginoon, ipadala ko sa lupa ang kagutmanan, hindi sa tinapay, kauhawan, hindi sa tubig. Ito'y kagutmanan, kauhawan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, biyaya pa ang ating nakamit. Bawat araw, pinagkalooban din ng Panginoon ng pagkataon na makamit natin ating mga kahilingan, pangarap sa buhay, hinahangad po natin, ito po ay binigay ng Diyos sa atin dahil po alam ng Diyos na kailangan po tayo. Tandaan po natin ang lahat ng bagay na ating nakamit. Lahat na nakamta natin galing sa Diyos. Ayon po sa mga ngaral, Kabanata 6, Talata 2. Lahat ng kayamanan, karunungan, kapurihan ng tao at ninasa ng kanyang kaluluwa na kanyang naabot galing po sa Panginoon. Para masaklap mga kapatid, binigyan niya tayo ng Panginoon ng mga bagay pero hindi natin niya mapakinabangan sapagkat ang buhay natin sa lupa parang usok lamang. Kaya ay mahalaga, nakakamit man tayo ng bagay o wala, naghihirap man tayo kung masaya, maunlad man kung naghihirap ang pamuhay natin, huwag natin hayaan na ang Diyos may hiwalay po sa atin. Dapat ang Diyos patuloy na maghari po sa atin dahil siya po ang liwanag ng ating daan. Sinabi niya sa John 8 verse 12, ako ang liwanag ng sanlibutan. Siya na susunod na aking salita, hindi siya maglakad sa kadiliman. Magkaroon siya ng liwanag na bibigay buhay. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso para maiwasan ang pagkasala. Ayon po sa Salmo, kung Psalms 119 in verse 11. Kaya mga kapatid, una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Diyos sa lahat ng pagkataon na aking buhay. Sana po ipagkaloob ng Diyos sa atin na ating mga kahilingan, buhay na wala hanggang. Kasi ang kahilingan natin sa lupa, may katapusan po yan. Lahat ng bagay na abot natin, may katapusan. Pero ang buhay na wala hanggang na dapat natin makamtan, dapat ito din ay pagsikapan natin makinig ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nag-akay sa atin papunta sa kanyang kaharian. Yan po sa Mateo 7:21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, yung gumaganap lang ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, hindi ba siya na tumatawag ka na sa Panginoon, nagsamba ka sa Panginoon, ikaw nakilala ng Panginoon na talaga makapasok na. Ang tumutupad lang ng salita ng Diyos ang makapasok po sa kanyang kalatian. Mga kapatid, sa bawat araw, lulubihin ng Diyos, gagawa tayo ng live streaming, short videos natin. Sa ganitong paraan, marami tayong matutunan at mapagmatyaga natin ang ating pamuhay kung sang-ayon ba sa Panginoon o hindi man. Maraming salamat po sa inyong walang pagsawang suporta. I-like and share lang po natin sa salita ng Diyos. So, ito lang mahalaga mga kapatid, i-like, i-share natin ang salita ng Diyos para ang biyaya at ang kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin. Maraming salamat po sa lahat na nakatingin sa live streaming at ating mga video na ating pinupuno sa ating YouTube channel. Kapayapaan po ay suma sa atin, habag ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, yung sabi sa bat isa, the grace of Jesus Christ be with you. Amen.
Okay.